Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ito po si Ilaw at welcome pong muli dito po sa Light from the Light. So pagising ko po kanina ay meron pong chat sa akin pong Facebook Messenger ng isang kaibigan. At tinatanong niya po ako tungkol po dun sa isang episode po ng Ang Probinsyano kung saan kinasal daw pong muli sa simbahan sina Cardo at Aliana. Now, hindi po kasi ako nanonood ng Ang Probinsyano kaya hindi ko po alam kung ano po talaga yung kumbaga circumstances dun sa senaryo na yon. Basta ang tanong lang niya po sa akin ay kung kailangan daw ba talaga magpakasal muli nina Cardo at Aliana sa simbahan kasi nalito daw po siya. Binigyan niya rin naman po ako ng konting background. Sinabi niya na kasi daw dun sa unang kasal parang hindi daw yata nakaharap sa judge si Cardo at na-invalidate daw dahil dito yung kasal nila. Parang ganun. So, magulo pa rin. So, ito na lang po yung ibibigay kong mga kasagutan. Depende po sa mga circumstances. Ito po. Kung yung unang kasal po ni Cardo at Aliana ay sa Huwes lamang po, opo, kailangan po talaga nila magpakasal sa simbahan. Kasi po yung kasal po nila na yon, kasal sa Huwes, ay hindi po recognized po ng simbahan. So, kailangan makasal po ulit. Now, second, kumbaga, option B. Kung yung unang kasal po ni Cardo at Aliana ay nagpakasal sila sa simbahan, tapos yung annulment ay ginawa lang po sa Huwes, hindi na po nila ulit kailangang magpakasal sa simbahan. Bakit po? Kasi yung kasal nila sa simbahan, still valid. Siguro, kailangan po nila magpakasal muli sa Huwes para po talaga magkaroon po ulit ng binding yung pagsasama nila sa mata po ng Estado. Now, kung valid naman yung kasal nila sa simbahan, tapos nagpa-annul sila sa Huwes, tapos nakita natin, kinasal ulit sila sa simbahan, pwede kasing yung pangalawang kasal na yon ay renewal of vows lang. Marami pong mga Katoliko ang gumagawa nito na kung saan ay nire-renew nila yung vows nila after ng ilang taon. Yung iba ginagawa during their 10th year anniversary, yung iba during their 20th, yung iba sa silver, yung iba sa golden, etc., etc. So, yun po. Pag yung pangalawang kasal ay parang renewal of vows lamang po, wala pong problema doon. Talaga pong yung renewal of vows ay para po talagang ritual din na mukha po talaga kinakasal ulit yung mag-asawa. So there you go po, brothers and sisters in Christ. Ulitin ko lamang po, kung yung unang kasal ni Cardo at Aliana ay Huwes lamang po, opo, kailangan po talaga nila magpakasal sa simbahan. Now, kung kasal naman po sila sa simbahan tapos nagpa-annul lang po sila sa Huwes at hindi po sila na-annul sa simbahan, hindi na po kailangang makasal ulit sa simbahan. Pwedeng sa Huwes magpakasal po ulit. Now, baka po kasi yung ginawang kasal ay renewal of vows po, so okay lamang po yun. So I hope that answers your question, lalo na po dun sa kaibigan ko. And please remember to share this video para mas marami po tayong makatechize at ma-evangelize. Yun lamang po. Kita-kits po ulit tayo tomorrow. Dito po muli sa Light from the Light. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!